Kabossing, papaano nga ba kayo nakakapag-ipon o nakakapagtabi ng income sa store? Una, dahil pubuwanan po kaming mag-total ng sales, magkano naging income ng isang buwan, babawasin po namin dyan yung rent. Pangalawa, kung meron ka namang stocks, kumpleto ka, kailangan mo pan-deliver. Siyempre, hindi tatakbo yung negosyo mo pag walang pan-deliver. Hello mga kabossing! Welcome back to my channel again. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Panibagong tips. Panibagong question yung sasagutin ko today. Yan sa pinadalang tanong ni Sir Darko. Sir, gawa ka naman sana ng content about kung paano ka nag-iipon or paano ka nagtatabi ng kita sa hardware store mo. Yan. Pero before natin pag-usapan yan, mga kabossing, kung bago lang kayo naligaw o napadpad sa aking Monting Channel, palike naman po, share at comment kung may mga question kayo para mapag-usapan natin yan sa next video tips na gagawin ko. Paklik na rin po yung notification bell para updated po kayo kung may mga bago akong video tips na i-upload. Yan, tara, let's go pag-usapan natin! Kabossing, papaano nga ba kayo nakakapag-ipon o nakakapagtabi ng income sa store? Una, dahil pubuwanan po kaming mag-total ng sales, magkano naging income ng isang buwan, babawasin po namin dyan yung rent, salary ng tao, expenses, ano ba yan, kuryente, tubig, pagkain. Kung may sumobra po dyan, yung kinita mo, bumita ka ng 20K, 30K, or kaya 50K. Ano pong gagawin namin yan? Hindi po namin yan iniipon sa banko. Kundi, binibili po namin yan ng ibang stocks. Kung wala po kami ng mga stocks na hinahanap ni client, bibilhin po namin yan pag may sobra. Para in case po na may bumili o naghanap po ng ganong stocks, meron na po kami. Or bibili po namin yan ng mga fast moving. Example, bibili namin po siya ng semento. Kung nakakapag-stock po kami ng isang truck, mag-i-stock na po kami ng dalawang truck. Diba? Para mas mapapaikot mo pa po yung pera at mapapadami mo pa yung stocks. Pangalawa, kung meron ka namang stocks, kumpleto ka, kailangan mo pan-deliver. Siyempre, hindi tatakbo yung negosyo mo pag walang pan-deliver. Kailangan mo ngayon kumuha ng truck, hulugan. Kasi kung hindi mo namang pakayang bilhin ng cash. Kung ngayon, yung kinikita mo monthly, yung sobra, huwag mong ibabangko, ibili mo ng hulugang sasakyan yan, iyon yung ipang monthly mo. Yan yung pinapang monthly namin. Or kaya, binili namin ng tricycle, minamonthlyhan pa rin namin. Pangatlo, kung meron kang stocks, kumpleto ka, may pan-deliver ka na, doon mo naiisipan ngayong magtayo ng other brands. Or kaya magtayo ka ng ibang tindahan. Kasi marami kang stocks, hatiin mo yung stocks, pag hinati mo, kaya mo pa rin makapagbukas ng isang store. Dahil may brands ka na, kailangan mo uli ngayong magdagdag ng stocks. Kailangan mo ngayon uli bumili ng truck. Diba? Back to one ka. Pag meron ka ng truck uli, mas malaki na ngayon yung magiging income mo. Pero, halos ganun pa din kasi papaikutin mo sa isang branch yung kinikita ng isang branch, papaikutin mo naman sa main branch yung kinita ng main branch. Kung may sobra ka na, may truck ka na, may stocks ka na, may branch kompleto, doon mo ngayon may isipang yung pwesto mo, bakit hindi mo hulugan o kaya bilhin kung binebenta. So mapupunta ngayon doon sa pwesto ngayon yung kinikita mo sa store. Kaya once na mabili mo yung pwesto, mababawasan naman ngayon yung monthly mo. So lalaki ngayon yung income mo kung sakaling mabili mo. Pero yung kinikita mo na yon, doon siya mapupunta sa pwesto hanggang sa maging sarili mo yung pwesto. Pag may pwesto ka na, then napapasok yung panglima. Pwede kang bumili ng kotse, pwede kang bumili ng bahay.
sariling bahay. Diba? Kasi pag sobra-sobra na, kumpleto ka na, may sasakyan kang pan-deliver, sarili mo yung pwesto, so, bibili ka na rin ng sasakyan, bibili ka na rin ng bahay. So, yun po yung pagkakasunod-sunod na ginawa namin. Nung una, siyempre rent po yung pwesto. Kasama po siya dun sa expenses na binabayaran monthly, maliban po dun sa mga supplies, diba? Pangalawa, nagkaroon ng truck, nagkaroon ng branch, tapos sa naging sarili po yung pwesto, at hanggang sa nakabili po ng kotse at nakabili ng bahay. So, ang sagot po, wala pong naipon. Pero napunta po saan? Napunta sa stocks, napunta sa sasakyan, sa truck, napunta po sa branch, tapos nagkaroon po ng sariling pwesto at nagkaroon po ng sariling bahay at sasakyan ulit. So yun yung pagkakasunod-sunod na wala pong ipon. Bakit sinabi, huwag mong ipunin kasi kung iipunin mo yan sa banko, konti lang ang tutubuin yan. Unlike na i-business mo yan, kung may fast moving dyan, yung kinita ng isang taon sa banko, pwede mong kitayan yan isang buwan pag napaikot mo sa business. So yun, Sir Darko, sana nasagot ko yung question mo. Diba? At sa mga naghihintay dyan, nasagot doon sa question ni Sir Darko. Hope na may natutunan kayo, mga kabossing. May napulot kayong aral sa video tips na ginawa ko today. Paano nga ba mag-ipon o paano nagtatabi ng kita sa hardware? Ayan, maraming maraming salamat nga pala doon sa mga solid subscribers ko dyan sa YouTube channel. Ayan, pa-like and share na rin po ng aking FB page, kabossing. Po, at lahat po ng kinikita natin yan ay itutulong din po natin doon sa karapat dapat na tulungan. Kaya thank you po, and God bless po sa inyo lahat. Ayan, hanggang dito na lang po tong video tips na to. Ayan, abangan nyo po yung aking sunod na video tips na gagawin. Saan man sulok na mundo kayo naroroon, mga kabossing, ingat-ingat po para. God bless. Bye-bye.